Good morning mga kababayan ko. Narito ako sa isang location sa Maya Oroquita. Ano nga yan itong street dito kuya? Oroquita Street dito sa may Santa Cruz, Manila mga kababayan ko. At nadaanan ko naman itong pangpaswerte sa buhay ko kabayan. No? So narito po ako sa location ng Oroquita. At nagbibigay ako sa inyo ng magandang presyo ng mga santo na atin ibibigay sa inyo mga kababayan ko. Last time kasi may mga pasahero akong nagtanong kung magkano ang mga ganitong presyo, no kabayan? At ito, tatanungin natin mamaya si sir kung magkano ang mga presyo dito kasi may mura dito silang mga presyo ng santo. Sige kuya, ma'am, magandang umaga sa inyo ma'am. No? At papadaan si ma'am at siyempre priority dumaan dahil daanan dito kabayan sa may Oroquita, Santa Cruz, Manila. At kanto ito kabayan sa may Tayuman Street, no? Bago ko tapusin ang aking pagbablog, no, kabayan, don't forget to subscribe my channel, Buhay Taxi Driver Vlogger. Last time kasi may pasahero akong nagtanong kung saan matatagpuan ang mga murang santo at nakapagbigay ng gising sa kanilang buhay. Shout out doon sa iba't ibang bagay ng ating mundo. Mga OFW natin, no, mga bawayaning buhay na naghahanap ng buhay dyan at nagbibigay ng suporta sa kanilang pamilya at nagpapaunlad sa kanilang hanap buhay dito sa Pilipinas, kumbaga magkakaroon sila ng business dito. At kung gusto nyo mag-business ng santo kabayan, dito nyo makukuha ang murang mga ori ng mga santo na pwede nyo mabibili at gusto nyo hindi naman pang business at display nyo sa inyong mga artal. Ito dito sa May Oroquita, Santa Cruz, Manila, dito matatagpuan ang murang mga santo kumbaga. Ito kuya, magkano nga itong ganito? 3.5 ba yato? 5.5, no? Oo. Yung kasunod? 1.8, no? 4.5 po ganun. 4.5 yung nakablo, no? Oo. Yan. 3.5. 3.5, oo. So, ayang isa na santo yung maliit ko yan. Yung santo ninyo ba yan? Ito, 3.5 yung ganito. Ah, okay. 3.5 din yan. Itong ganito? Ito yung mas mura lang. Ah, 600, oh, kabayan, no? At sabi nga ni sir, may mura tayo mga santo ninyo dito, mga sa 600 lang. Kumbaga kung gusto nyo magkakaroon ng pagpaswerte sa inyong buhay, mga kababayan ko, dito kayo bumili sa location na ito. Ano pangalan ng store nyo, kuya? Ano, 1870. 1870? Opo. Ang sabi sa akin last time, kuya, kung po pwede daw makahingi ng cooling card para kung sakaling ang mga subscriber ko kasi nagbablog ako, kuya, no? At gusto nilang bumili at sabi nila, ano telephone number dyan para may contact din kami? So, itong sabi ko dito kay Kuya, no, mga kababayan ko, mga OFW natin, mga bayaning boys sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Shout out sa inyo lahat, particular dyan sa Amerika, sa Saudi Arabia at sa mga Canada, no, kabayan. Mag-ingat din tayo sa ating mga pagkilos, sa ating mga paglalakbay dyan sa pag-araw-araw dahil ang coronavirus malakas pa, kabayan. At maglagay tayo always ng facial mask at saka mag-ugas tayo ng alcohol every time na magkakaroon tayo ng mga paglalakad sa ating mga pang-araw-araw na kilos, mga kababayan ko. Ito, narito na naman ako sa location ng Oroquita, Santa Cruz, Manila, dito sa kanto ng Tayuman Street. Dito po matatagpuan, ha? Shoutout din sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao na nahuli ko kayo sa pagbanggit at dyan sa Saba, sa ating location dyan, sa Kalayaan Island na kung saan maraming mga Pilipino na nagbibigay ng dyan na nag-aahanap buhay at dyan na halos magkakaroon ng pamilya, mga kababayan ko, dito sa location ng Santa Cruz, Manila, sa may Oroquita Street, kanto ng Tayuman. Dito matatagpuan ang murang mga santos at mga imahe ng ating tinatagilid bilang isang katolikong member na umaabot tayo ng 80% dito sa Pilipinas at hindi tayo nadadaig ng ibang mga reliyon patulad ng Iglesia ni Cristo at saka iba pang mga reliyon na sumahan na mga kulto, no, kabayan? So dito tayo, manatili tayo bilang isang kristyanismong bansa, Pilipinas. Magkakaisa tayo sa pagbibigay ng tinatawag natin na proteksyon. Ito, nagbibigay sa atin ng blessing, kasaganahan sa ating buhay, mga kababayan ko. Hindi na natin makailaman ang ibang hindi naniniwala sa santo dahil kanya-kanya naman tayo ng tinatawag natin ng paniniwala sa ating sariling buhay. Kabayan, tayo mga Pilipino at tayong mga Katoliko, 80% sa lokasyon ng Pilipinas at saka sa ibang bahagi ng ating mundo, ayan ang ating mga sinasabi na hindi tayo madadaig kailanman ng ibang mga samahan ng mga sikta.
Kababayan, diretso lang tayo mga kababayan ko, ha? Hindi tayo mahihiya. Bakit ba? Mahihiya tayo. Maganda naman ang ating mga ginagawa. So, ayan ka, itong cute kuya. Magkano itong cute kuya? Itong maliit na yan. Ayan, yan, yan. Ayan, 400 mga kababayan ko, ha? Ayan. 400 lang daw yung cute na, ano, na santo ninyo, no? Kabayan, no? Oh, nakakatuwa, no? Kabayan. Dito kayo bumili at shoutout sa buong mamamayan natin dyan sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Na kung magbakasyon kayo, lalo na kung magbalikbayan kayo, dito kayo pumunta para magkakaroon kayo ng mapipilian ng mura. Kakababayan ko. Yan! Yan, oh, shoutout sa ating mga kapwa driver ng taxi. Na kung sakaling man magpapagasolina kayo, huwag nyo kalimutan na kumuha ng mga resibo sa inyong pagpapagas ng mga gasolinahan na ating mga tinatagilik na mga branded man o mga tinatawag natin mga generic gasoline station. Kumuha tayo ng mga resibo para magkakaroon ng pakinabang tayo sa ating mahal na Pangulong Digong Duterte doon sa tinatawag natin na Bell Project, pambili ng pagpagawa ng tulay, mga tinatawag natin na mga kalsada, pangsweldo sa mga sundalo at pulis, pangsweldo sa mga nangangailangan sa ating mahal na Pangulong, na tinutulungan ng mahal na Pangulong Digong Duterte, mga kababayan ko. So, yan ha. Ito yung aking pinipicturan. At yan, may kandila pa dito sa ibabaw. Nakasindi kabayan, no? Huwag tayong makalimot sa pagkuha ng resibo every time na magpapagasulina tayo. Pagtulong sa ating mahal na Pangulong Digong Duterte para doon sa mga Bell Project na kanyang mga sinisimulan, pangsyoldo sa mga pangangailangan ng ating bayan, mga sundalo at pulis. Inuulit ko, hindi ako nag-atubili, hindi po ako nagsasawa sa pagbibigay sa inyo ng paalaala dahil ang paalaala ay gamot sa taong nakakalimot. Kabayan, hindi lang doon sa mga driver natin ng taxi, bus at jeepneys, sa iba pang mga ori ng taong nangangailangan ng resibo. Kumbaga, kayo naman mga gasolinahan, please, huwag nyo natanungin na kailangan pa bang resibo. Mag-provide kayo dahil kailangan ng tao yan. Dahil kung wala resibo, walang masasabi natin mabibilang sa kaban ng ating bayan doon sa mga BIR na nalilikom nila sa taon-taon na tinatawag natin liquidation. Mga kababayan ko, huwag nyo natanungin. Kayong mga ano dyan, gasolinahan na gas station boy, huwag nyo natanungin ang inyong customer. Nakukuha pa ba kayo ng resibo, sir? Huwag na. Resibuhan nyo na at ibigay nyo sa tao. Kahit hindi naman yan na ililikom at ibubulsa ang mahalaga, magkakaroon ng ganong resibo para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bayan, magtatagumpay ang Pilipinas, yayaman ang lahat ng tao sa ating Pilipinas, lalo na kung matapos na itong pandemic ng ating tinatawag na nangyari sa ating lipunan. Sa buong mundo ito nangyari, mga kababayan ko, hindi natin lingid sa ating kaalaman na ang nangyari sa ating lipunan, sa ating mundo, ganun talaga, hindi natin sa